Hi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good day to each and everyone, especially to our beloved professor, Ma'am Jehan Abid, and to my classmate. And I am Alinait Kaya Lala, and we are now going to report the personality disorder. And I am with my co-reporter, which is Miss Hasana Magu. So my part is I will, you know, tackle what is the meaning, or let's say the definition of personality disorder. So according to our PPT, personality disorders are mental health conditions that affect how someone thinks, perceives, feels, or relates to others. So when we see personality disorder, kasi we all know that every one of us, like every individual, has on different personality, no? So hindi natin maipagkakaila na sometimes ang isang personality ng isang tao ay minsan yung iba sumusobra na, so nagiging disorder na siya. So ang personality disorder ay ito ay isang uri ng mental health, no? Which is ito ay naiiba sa hindi inaasahan ng lipunan. So meron tayo dyan na naka-highlight itong antisocial personality disorder. So isa to sa aming mga topic, which is it is a particularly challenging type of personality disorder because it is characterized by impulsive, irresponsible, and often criminal behavior. So I think the personality disorder, ito yung mga taong laging nakakagawa ng mga illegal na gawain. So halimbawa, no, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kung ang isang tao ay gumagamit ng bisyo, illegal na droga, o lumalabag sa batas na hindi na angkop sa lipunan ng Pilipinas. So minsan tinatawag natin silang may personality disorder kasi hindi na tama yung ginagawa nila, no? Sabi nga diyan, irresponsible, no? Yun nga, kasi minsan kaya sila naging irresponsible kasi dahil sa personality na meron sila, na which is nabasa ko sa isang sa article, is pag ang isang tao daw is nagkakaroon ng personality disorder, which means ito ay na-develop na noong bata pa siya, noong childhood siya. So okay, move on. So someone with antisocial personality disorder will typically be manipulative, no? Parang sometimes madali lang nila i-manipulate yung isang bagay, no? Okay? Deceitful and reckless, no? And will not care for others people's feelings. See, let's say nonchalant sila kasi yun nga, wala sila sa maayos na personality, no? Kasi may disorder sila. So yung mga nagiging epekto ng personality disorder, sometimes they don't care the feelings of others, even though makasakit sila, wala silang pake, even though kahit nagdanakaw sila, hindi nila nararamdaman yung feelings ng ninanakawan nila kasi they don't care nga eh. So yun. So like other types of personality disorder, antisocial personality disorder is on a spectrum, which means it can range in severity from occasional bad behavior or repeatedly breaking the law and committing serious crimes. So I think dito, like parang pag isang tao gumagawa ng isang hindi kaaya-aya, so uulit at uulitin nila yun kasi maybe akala nila tama yun, kasi yun nga, naniniwala ako na nanggagaling din ito. It's depend on the environment itself, no? Itong pagkakaroon ng personality disorder. Kasi sometimes other people might experience nung childhood pa sila. So, yun. Na-apply nila hanggang pagtanda. So, a person with antisocial personality disorder may exploit, manipulate, yung sabi ko nga kanina, or violate the rights of others. So sometimes yun nga, I think familiar naman kayo sa mga scammer. I think it's can consider as a personality disorder kasi hindi tama na ginagawa yun, no? They have lack concerns, regret, or remorse about other people's distress. Like wala silang pakialam, kung wala silang pagsisisi, yun, no? Hindi nila pinagsisihan kung ano yung mga ginagawa nila, even though we're in fact na it's not a good thing to do.
and have difficulty sustaining long-term relationships, no? Yes, of course. So sometimes it is the effect of having a personality disorder is you will not be able to have a maintain or sustain the long-term relationship. Kasi yun nga, like parang feel nila parang wala lang to eh. Kasi yun. I think feeling ko ha, personally, I feel like parang they don't trust anyone. Kaya sila nagkakaroon ng personality disorder. I mean, isa yun sa mga effect. No? So, they unable to control their anger, lack guilt, or not learn from their mistakes. So, yun nga, is sa madaling salita, napaka-nonchalant ng mga taong may personality disorder. So, yun, parang hindi nila kontrolado or makontrol yung galit nila. Hindi sila nagigilty kahit may ginawa pa silang masama or crime dyan or nakapatay man, let's say. No? At last is hindi sila natututo sa mga mistake na ginawa nila. So, sometimes they are blaming others for problems in their lives, no? Maybe sa family nila, pag may nangyayari, so sinisisi nila yung ibang tao or let's say yung kapamilya nila, no? Na yun, kung bakit nangyayari yun sa kanila. So, sometimes they are repeatedly break. They are repeatedly break the law, no? So, kasi yun nga, kaya nila pa ulit-ulit na ginagawa kasi I think they thought that is normal. And yun yung personality nila, no? And a person with antisocial personality disorder will have a history of conduct disorder during childhood. So ito yung sabi ko kanina na siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon or nade-develop yung personality disorder na yun is from their past. Nung I think naman talaga kasi isa yung mga past kung bakit tayo nagkakaganito, no? Isa sa mga dahilan. So such as truancy, like not going to school. Sometimes kasi ang mga taong may mga personality disorder is yung mga kadalasan is yung mga taong hindi nakakapag-aral. Kasi I think nga, depende sa environment na kung ano meron sila. So, sometimes they are committing crimes or substance misuse. Yung pag-take ng mga illegal drugs, no? And other disruptive and aggressive behavior. And also, antisocial personality disorder affects more men than women. So, I think I agree. Kasi, parang here in our barangay, I witness yung taong may personality disorder na yun. Like, yeah, he is a man, no? Like, parang hindi niya makontrol yung galit niya. And yun nga, sa barangay namin, marami ding nakaka-hate sa kanya. Siguro, epekto yun ng paggamit ng illegal na drugs. Okay, so it's not known why some people develop antisocial personality disorder, but both genetic and traumatic childhood experience such as a child abuse or neglect are thought to play a role. So, sometimes they cannot really know na may personality disorder pala sila, no? Pero sabi dito, antisocial personality, both genetic and traumatic childhood experience. So, maybe they experience child abuse, no? Or na-neglect sila, kaya nagkakaroon sila ng personality disorder. And lastly, a person with antisocial personality disorder will have often grown up in difficult family circumstances. One or both parents may misuse alcohol and parental conflict and harsh and consistent parenting are common. So, yun nga, sabi nila is, our family is the first thing na nagtuturo sa atin at doon natin nakukuha yung mga attitude na meron tayo. I mean, yung natural na attitude. Kasi doon tayo nagsisimula, doon tayo nag-grow sa family. So, if ever yung family na yun, yung family nyo is, let's say,
yung parents nyo is gumagamit ng illegal drugs. So, I think, madedevelop mo yung ganong personality. Kasi yun nga, yun yung nakikita mo eh. So, akala mo, yun yung tama. I think as a social worker, we should not judge them because of their, bad thing na ginagawa. Kasi I think it's also a good, thing na if ever may kakilala tayo, give them advice. Alam naman natin na hindi sila makikinig kasi yun na wala silang pag-i. Pero I think we should not judge them, kasi everyone of us has their own story and that story will what's make who we are. Okay, so ang susunod na topic ay tatalakayin ng aking partner na si Miss Hasana Makuman. So again, my name is Alnight Kayalala.